Isang mapagpalang araw sa lahat! Muling nagagalak at kayo'y nariritong muli at handang matuto sa panibagong aralin na handog sa inyo. Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa mga magagalang na pananalita. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nagagamit mo ang magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Halimbawa, pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, at pagbibigay ng reaksyon o komento. Gumagamit ka ba ng mga magagalang na pananalita sa pakikipag-usap sa iyong kapwa at maging sa nakakatanda? Bakit kailangan nating maging magalang sa pananalita? Mahalaga ba ito? Halika, alamin natin sa ating aralin ang iba't ibang halimbawa ng magagalang na pananalita at bakit mahalaga ito. Magalang na salita o pananalita. Ang magagalang na salita o pananalita ay mga salitang ginagamit natin upang ipakita at ipahayag ang paggalang o respeto sa mga taong nakakatanda sa atin. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa angkop na sitwasyon, halimbawa sa pagbati. Nasalubong mo ang iyong guro o kakilala, maaari kang gumamit ng magandang umaga po, magandang tanghali po, o kaya magandang hapon po, depende sa oras. O kaya maaari mo ding gamitin, kumusta na po kayo? Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng magagalang na pananalita na maaari mong gamitin sa pagbati. Ang larawang ito ay nagpapakita ng paggalang. Makikita ninyo sa larawan na ang dalawang bata ay humihingi ng pahintulot sa kanilang nanay. Kung babasahin natin ang kanilang sinabi, "Inay, maaari po muna kaming maglaro ni Ben sa labas?" Sa kanilang pananalita, gumamit sila ng magalang na salita na po at nagpapakita sila ng paggalang dahil sa paghingi muna nila ng pahintulot bago sila maglaro sa labas. Pagmasdan at panuorin ang mga larawan at iba pang halimbawa ng nagpapakita ng pagiging magalang at paggamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Tandaan, makipag-usap sa mga matatanda ng may paggalang sa pamamagitan ng pagsabi ng po at opo. Ang mga Bisaya at iba pang pangkat etniko ng Pilipinas ay hindi gumagamit ng mga salitang ito at hindi ibig sabihin na hindi na sila magagalang na Pilipino. Sa halip, sa tono, intonasyon at diskurso, makikita ang kanilang paggalang. Ang magagalang na pananalita ay ginagamit sa iba't ibang paraan at angkop na sitwasyon. Sa kabuuan, ang paggamit ng mga ito ay mahalaga dahil nagpapakita at nagpapahayag ito ng respeto at paggalang sa kausap. Handa ka na ba sa gawain o pagsasanay na inihanda ko para sa iyo? Halika, subukan natin kung naunawaan mo ang ating aralin. Alam kong kayang-kaya mo ito. Ano ang maaari mong gawin at sasabihin sa mga susunod na sitwasyon? Maaari mong isulat ang iyong sagot sa iyong papel o journal.
Nasagutan niyo ba ang pagsasanay? Madali lang, di ba? Ano-anong sitwasyon natin ginagamit ang mga magagalang na pananalita? Ginagamit natin ito sa pagbati, pakikipag-usap sa matatanda o nakakatanda, paghingi ng paumanhin o pahintulot, pagtanggap ng bisita, pagtanggap ng tawag sa telepono, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, at pagbibigay ng reaksyon o komento. Hayan, malapit mo nang matapos ang ating aralin. Subukan mong sagutin ang pagsasanay na nasa pangwakas na pagsubok. Ito ay susukat sa iyong galing kung talagang ito'y lubos mong naunawaan. Sa pangwakas na pagsubok, iguhit ang bituin sa inyong sagutang papel kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang at gumamit ng mga galang na pananalita, at iguhit ang buwan kung hindi naman. Aba, talaga namang pinabibilib mo ako at natapos mong gawin ang nasa pangwakas na pagsubok. Bilang karagdagang gawain, subukan mong muling gawin ang nasa karagdagang gawain upang mas lalong mapalalim at mapalawak ang iyong kaalaman sa aralin na ito. Sa iyong karagdagang gawain, iguhit ang graphic organizer na makikita sa susunod na slide at isulat sa patlang ang mga magagalang na pananalita na madalas mong ginagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito ang halimbawa kung paano mo isasagawa o gagawin ang nasa karagdagang gawain. Gusto mo bang malaman kung ang lahat ng iyong sagot sa mga gawain at pagsasanay sa araling ito ay tama? Halika, subukan mong iwasto ang iyong mga kasagutan sa bahaging ito na nasa susi sa pagwawasto. Napakadali lang ng ating aralin ngayon, di ba? Kayang-kaya mo eh! Kung gayon, binabati kita. Hanggang sa muling pag-aaral! Maraming maraming salamat sa panunood, pakikinig at pakikibahagi sa aralin.